Kabuluan. We've got 9 minutes after the hour of 10 o'clock on the wonderful evening of Friday. Good evening again, Kara. Hello. Ayan. Good evening din. Good evening din. Ayan. Hi, alam mo na, inaantok. Bihirang pagkakataon, inaantok ka ba naka-ere? Baka dahil sa inyo ng kuntsa, ah. Totoo ba yan? Hindi. Baka kasi nag-ride ka eh. Hindi. 6 o'clock tulog na ako. Normal kong tulog yun eh. Oo. Oh. Tsaka gumising ako 3 p.m. So, ibig sabihin, lagi mo na siyang inumin para antukin ka. Kaya nga eh. Tara, tulog tayo. Tulog agad eh. Babati lang ako, ha? Si, ano daw, si, nakatunin daw ngayon, ang RB Sportswear at Swag Hoops Manila and Cavite, lahat ng cutter tsaka mananahin nila doon ay nakaantabay kay Baby Dar. Avid fan daw ng Carjack. Oh, sabi ni Papa Noli. Ayan. Hello happy po. Listening po. Ayan. Si Marquin Ramiro nakaantabay. At papatingin ko lang ha, i-congratulate ko lang. Congratulations to Parak Clothing. Dahil magbubukas na napakalaking store niya dyan sa malapit sa bahay nyo. Dyan sa may Caltech sa may Santa Ana. Mm-hmm. Ang laki. Malapit sa hospital ng Maynila. Ay, sorry, Santa Ana Hospital. Ayan, so bukas ang opening. Best effort kung makakapunta ako, kung hindi, kayo na lang pumunta ng bahay. Okay. Anyways, ayan, live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, sa mga hindi pa nakakaalam, punta na po kayo sa Energy FM 106.7. Tapos kapag nakita mo na yan, syempre, like and share mo na yan. Oo. Wag lang puro nood. Mag-share ayan. Kayo. Sharing right now. Ayan. Sharing kasi, is caring. Oo. Baka yung managahanap sa mga page namin na sa Energy FM po. Energy FM 106.7. Diyan po kami live. Paki-share po, ha? Mm-hmm. Ay, the boy, share mo sa page ko yung ano link. Di ba ganun lagi? Dapat sinishare yung link. Ayan. Saka sa page ni Gandang Kara. Yes. Ayan. Ay nga pala, ha? Mag-invite lang ako sa mga Mosang tsaka Marites. Mm-hmm. Hello sa inyo lahat, ha? Yung mga may sari-sari store, di ba? Na alam lahat ang buhay ng buong barangay nila. Kamusta naman kayo? Gusto nyo bang hindi lang chismis ang madagdag sa buhay nyo? Gusto nyo madagdagan kayo ng... Ano pa? 10,000, up to 10,000 pesos worth of earnings on top. Mm-hmm. Oh, pwede naman, Kara. Oh. Magano lang kayo maging GCash pero outlet partner lang kayo. Oh. Maging GCash pero outlet partner lang kayo. Kasi mayroong 4 ways of earning. Number 1, magiging remittance center ka ng bayan. Okay. Oh. Kikita ka diyan. Pangalawa, kayo na nagpapa-cash in, siyang papa-cash out sa GCash, may kita ka diyan. Pangatlo, bayad center ka sa lugar nyo. Pag pera outlet partner ka. At pang-apat, meron kang regular na bonus from ang article sa bonus. Bonus. Bonus, ayan. Sa GCash. Oo. Kailangan lang meron kang verified GCash account. Kung meron ka, mm-mm. Ako wala. Bakit? Wala. Meron ako pang negosyo ko. Gawa ka na. Pero pag wala akong ano, lalagyan mo cash. Mas mayaman ka sa akin. Wala ka? Ayan. Tapos barangay permit. Tapos okay registration per ano ng mayor's registration or permit. Tapos mm-hmm. DTI permit, ayan. Tapos litrato ng tindahan na kasama ka. Oh. Yun lang 'yun. Tapos pwede ka nang kumita up to 10,000 pesos, no? Malaking bagay 'yung 10,000, ha. So andog 'yan sa atin ng GCash. Punta lamang kayo sa mga GCash app ninyo. Makikita niyo under GCash business nakalagay GCash PO. Ah. Ang kahulugan ng PO po ay per outlet. Maraming salamat, GCash. Thank you very much. Lahat po na nag-try na dahil sa narinig nila sa atin. Congratulations. Ayan. Hiningal ako dun. Agad-agad. Oo. Kailangan magbundok ako. Kailangan mag-jogging. Hindi magbundok. Agad-agad. Oo, jogging muna. Hindi, bundok agad. Mag-jogging sa bundok. Bundok agad. Parang masaya. Tama ka, di ba? Sa bundok? Oo, nag-promise ka, di ba? Good luck na lang. Pinangako alam mo ba, nagpunta kami doon sa, di ba umuwi akong province, Batangas. Mm. Pinuntahan kami doon na malapit lang. Doon pala yung sinasabi mong gulugod baboy. Malapit sa inyo? May daan pala doon. Mm. Kaya lang hindi ko naman pinuntahan. Doon nga talaga yung daan, ang gulugod baboy. Tapos ano, may pinuntahan kami doon sa may bundok. Pumunta kasi kami kasi yung lola ko, ang kulit niya, gusto rin niya makita yung bukal. Bukal ng? Hindi ko alam kung anong bukal yun na dinadayo daw. So, anong nangyari?
hindi naman niya sinabi na ano pala yun. Ilang steps ba yun? 500 steps pababa. Hagdan. Pababa naman siya. So, pag nakarating ka na sa pinakababa, paikot-ikot sa baba, may parang ano doon, bukal. Parang secret bukal siya. Tapos... Naku, kung sabihin dito, malalaman nila. Hindi ko nga na-vlog, sayang nga. Sabi ko, pagbalik ko na lang sa kakaiba-vlog yon. Tapos, ano, pag paakyat ka naman, yun yung struggle kasi sobrang matarik paakyat. O, kasi binaba mo, hindi akyatin mo ulit. Kaya nga. No. So, kapag alas sa bundok, hindi naman steps. Parang patag lang din yan. Oo nga. Pero yun, grabe, hingal ako. Sabi ko, hindi ko kaya. Mamatay ako dito. Yun pa lang yung narating namin. Yun. Bali, marami naman tayo pag nagkakyat. Ganun ako. Si The Boy, sasama yan eh. Hingal na hingal ako, grabe. Di ba The Boy, sasama ka pag nagbundok tayo? Tapos kada ano namin, oh, stop over muna. Hinto kami ng hinto kasi hindi ko kaya. Ganun naman. Grabe. Ayun, pag uwi naman ng bahay, na high blood lola ako. Taas ng BP. Oh, siyempre, pagod eh. Sabi ko, ayan ma, sige, punta pa ng bukal. Yun. Sabi niya kasi, bulkan daw yun. Sabi ko, paano naging bulkan? Secret ano daw yun, bulkan. So, hindi ko, eto, papakita ko sa'yo. Hindi ko alam kung bulkan o bukal. Ewan ko sa lola ko. Kung anong... Baka bulkal. Bulkal. Bulkan na bukal. Eh, naghalo, no? Pero ano talaga siya? Baka bulkal. Ang cute. Next time, pagbalik ko dun, maglalagay ako ng ano, yung itlog na... Huwag mong dumihan yung kapaligiran. Hindi ko dumihan. Papakuluan ko lang dun. Para maglalaga itlog. Ka. Maglalaga. Kasi nakakatuwa naman. Kasi pag may hot stream dun, ibig sabihin, merong lava sa ilalim. Meron nga. Kaya nga. Yun nga. Hindi mo pwede uminit yun na walang dahil unless may nagluto sa ilalim, di ba? Nga, so ibig sabihin meron, di ba? Hindi na necessarily vulkan. Pwedeng, ano lang siya. Ayan, o. Oh. Kita mo na. Paano nalaman ng lola mo yan? Siyempre sinasabi ng mga ibang taga-bundok doon. Marami siyang friends doon eh. At saka lola ko kasi talagang sanay siya umakit ng bundok noon pa man. Bata pa lang, kare-kare na ako sa bundok. Sa lola mo, no? Yeah, schedule ko na. Hindi nung bata ako talagang umakit kami ng bundok. Kaya yung sinasabi mo maa-amaze ka sa tuktok. Ilang beses ko na na-experience yun. Dahil karay-karay niya ako, umaakit talaga kami ng bundok. Talaga house to house kami ng bata. Iba yung bundok na inakit namin sa bundok ng mga bahay. Hindi, totoong bundok. Wala talaga mga tao. Yung paakit talaga sa tuktok. Anong bundok? Madami na. Doon sa Batangas. Oh? Nalibot na namin yung mga bundok doon. Talaga. O sige, pala naman eh. Pero bata kasi ako noon. Malakas ako noon. Matanda ka ba? Hindi naman. Oh, pala eh. Alis tayo. Schedule na yan. Daraitan tayo. Ninang, ha? Ninang Kara. Ano daraitan? Doon na lang sa Gulugod Baboy. Para malapit sa amin. Pwede rin. Actually, hindi ko pa nakita. Para makakatulog agad ako. Diba? Mas mahirap ang Gulugod Baboy. Mas madali ang Batulaw. O, di sa Kalahati lang tayo. Hindi ba? Anong point nun? Bakit? Wala bang view doon sa Kalahati? Wala. Summit dapat. 4 hours lang eh. Lang? 2 hours pa punta, 2 hours pa balik. Ang baba lang yun, oo. Paano pag may ahas dun? Walang, ang mga ahas takot yun. Sa tao? Oo. Talaga? Ahas naman defensive sila eh. Hindi sila offensive eh. So na matutuklaw ka pagka na-corner mo sila and they have nowhere to go. Okay. Okay, schedule na natin. Ha? Next week. Sarado pa yata. Hindi, pinabuksan ko na. Kanino mo pinabuksan? Bukas na dapat nga. Bukas na yung mga bundok eh. Bukas nga yung tayaan ng online sabong kanina eh. Dami-dami, pinitsuran ko pa eh. Diba? Oo nga. Nabubusit ako. Ang restaurant, o yung mga talpakan dyan ha, tigilan nyo yan, mga katarantaduhan ng iba dyan ha. Totoo lang, diba? Nadaanan ko kanina, nakakapika. Bakit? I don't care. Alam mo, may mga taong libangan yan. So be it. Pero, yung mga restaurant, ang capacity na tinatanggap, 50%, kakain lang. Yung mga tumatay, tumatalpak kanina, kulang na lang, akala mo, mag-akbayan. Ang dami. Sobrang dami. Nadaanan ko kanina, kumulo talaga dugo ko. Talaga? Oo. Aww. Diba? Naiirita ako. Wala kayong tulong ang bagsalipunan. Pabigat kayo. Diba, pamparami. Wala pa mga mask, mga ayot. Diba, nakakaurat kayo. Papakita ko sa'yo. Sige. Para maintindihan mo yung galit ko ngayon. Sige. Mukha bang normal yan sa Pilip? Ayan kanina. Wala silang mask? Yung iba. May mask naman yung iba. Yung iba. Eh, paano yung iba? O, yun o. Diba? Hindi lang lahat. Eh. Diba? Yan. Yung mga bobo yung nandiyan kanina eh.
Grabe. Kaurat, oh, nakakaurat. Imagine mo, si Poblacion Girl, hinahabol natin, pumarty, ilang tao yun. Mas marami pa to. Diba? Si Massage Girl, may bago alam ba yung Massage Girl? Hindi. Meron. Sino siya? Counterpart ni Poblacion Girl, Massage Girl. Paano Massage Girl? Yun ang tao, hindi ko alam bakit yun ang tawag sa kanya. Masahista siya o nagpamasahe siya? Hindi ko alam. Nagpamasahe siya. Hindi siya tumuloy sa ano, sa quarantine facility, muwi siya sa kanila. Tapos nagmamasahe siya. Hindi pa marti yun ha. Pero kita mo, di ba, yung kahihiyan niya sa online. Di ba? Pinagpiyastaan siya. Ito mga to, mga boboy mga to. So hindi siya nag-quarantine. Tapos nagpamasahe siya. Hindi ko alam eh. Pero yun, ano to niyan? Feeling ko na ano ako na naaawa ako sa kanila kasi mali talaga yung ginawa nila pero it's just too sensationalized na para bang pumatay na sila ng tao sa ginawa nila. Yung parang after ito hindi sila makakabalik sa lipunan na normal. Hmm. They will have to bring on or carry on with the stigma all their lives. Eh yun kasi yung consequence kapag lumalabag. Kaya nga kaya napikon ako dito sa mga nagtatalpak kanina diyan, no? Yun nga. 'Di ba? Yung mga may-ari po ng talpakan, yung mga pitmasters live, baka gusto nyo pong ano yung mga tao nyo dyan. Baka gusto nyo yung ano, iwahiwalay. Ang tawag nun, i-organize. Diba? Para hindi magdikit-dikit, no? Baka gusto nyo i-organize. Diba kasi kung nag-enjoy kayo dyan, sige lang, okay lang. Oo nga. Aww. Sabi ni Maria, ano pa, honestan, paki mo pa PJ, may pakialam ako, wag mo tayo uminit ulo sa comment mo na yan. Baka mo walang pakialam sa nangyayari sa Pilipinas, te. Nakakaurat eh. Oo, sa totoo lang. Ang dami ka. Nakita mo, di ba, picture, di ba? Mm-hmm. Hmm. Kaya nga. Second hiccup mo na raw. Actually, hindi. Pang lima na yata. Ayan na. Pinipigilan ko na nga. Tawagin nyo na kami, 7001-7949 or 8721-2429. Ikaw muna, Chumika. Pabati nga pala muna si ano, Clark daw, dating ano to, assistant PA ni Madam Osang Soliven, yung rakista po. Pakabati na lang po kami, please, Clark and Kitin. Kilala mo daw to? Baka, alam mo naman ako, pag namit ko tao, yes. Malalaman ko kung may apo na siya. Oo. Ganun, di ba? Oh. Si Kirsten. Ayan. Hello po. So, yun. Okay, tawagin nyo na kami 7001-7949 or 8721-2429. Ayan. Chismoso din pala itong si PPJ. Pakiblock nga to. Sino ba? Ito, si Maria Panos. Pakiblock. You cannot complain. Page namin yan. Shout out kay Aling Inday from Santa Mesa, pinapabati ni Potrax. Kaya ayoko na nagbabasa ng live eh. Pag Friday lang, pag kasama lang kita nakakabasa ko ng live. Okay, high blood ka. Oo, oh, hindi ako nagbabasa ng ano. Oh, thank you sa mga pa-artista ha. Kaya block nyo na. Kay Ate Faye Lara, tsaka kay ano, Saveme for the... Baka save me yun. Saveme. Sorry. Hindi ko na-realize. Akala ko pangalan ng tao. Isa pa. Isa pa ba? I-redeem mo sarili mo. Isa pa. Isa pa. Save me for the last. Okay. Yun yung kasi pangalan niya dito. Nag-send 100 stars. Sorry na. Ay, nako. Ikaw pa mo. Ay, nako. Tawag na dalina. So, yun na nga. Tawag na kayo, guys. Kumanta ka kaya? Anong kanta? Para ano? Para mamaya na lang. Sige, mamaya. Oo, para ano? Para makatipid ako ng boses. Hingal na nga din ako ngayon eh, no? Ako? Ikaw ba? Di ba halata? Mm. Nasar tuloy nila ako sa Beme. Sa Beme. Sa Beme. Sa Venice. Hindi na ganyan na rin ako eh. Di ba pag ganyan? Dikit-dikit kasi, hindi ko nare-realize. May tip ako dyan sa mga may ganyan pangalan. Yung first letter, i-capitalize nyo. Bawa, para mahiwalay. Save me, di ba? Oo. Di ba? Yung S, tsaka yung M, dapat capital letter para alam na save me. Kaya nga. Ay, nako. Tawagin nyo na kami dali. Ayan, may kausap na si... Oo, meron na. Si Jerry. Si Jerry ng Davao. Davao. Nanginamagan po ako ha, sa mga Pitmasters live outlet ha. Huwag po kayo maging ano, sentro ng ano ng pagkakaroon ng
ng ito, ng pagkakalat ng virus. Yes. Lalo yun lang dyan sa Osmeña Highway, tapat ng Pure Gold Junior, malapit sa bahay ko. Bakit? Yung kanina, yung pinitsuran ko. Nakakaurat, sobra. Ang dami nila doon. Walang social distancing. Pitmasters Live, dyan sa may Osmeña. Pamunuan ng Pitmasters Live. Alam ko, pag pinagkakakitaan po yan, may mga tomate, that's a legit business. But please, conduct it in such a way na hindi po kayo magiging super carrier ng mga virus. Anyways. Matagal mo akong pakalmahin, no? Hahaplosin mo lang ako. Tagal mo. Ewan ko sa'yo. Hindi ka makaramdam, karam. Sige, kausapan na natin si Jerry. Wala pa nga, kausap pa nila. Wala pa ba siya? Okay lang yung mga taga Davao, ha? Maligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta? Hello, hello, hello. Si Jerry ng Davao ay nasa kabilang line. Siya ay 26 years old. Hindi ko alam kung bakit ang tagal. Jerry, Jerry, Jerry. Baka may binibibilin pa si Kuya Jerry. Uy, maganda rin sa Davao. Lately lang may nakita ko sa feed ko, sa Facebook, na may parang ano dyan sa Davao, yung white sand na ano pa yun, na something. Basta dumaan lang siya sa feed ko, yung ganda daw. Hmm. Sobrang ganda. Masarap sa Davao kasi, ano, tawag nito, hindi ka anong traffic compared sa Manila and Cebu. Hindi pa ako nakarating ng Davao. Gusto ko marating yung white sand dyan na sinasabi nila. Na parang Santorini ba yun, yung nadaanan ko? Parang ganun yung style or parang Maldives na sinasabi doon. Sa Davao? Oo, meron daw ganun. Pero I mean, wala si Jerry, okay. Nawala siya. Bakit nawala? Oo, may bago na ulit. May bagong color. May bagong color, sige. Eh, maraming beaches sa Davao. Actually, di ba, ang Pilipinas, 7,000 plus islands eh. Oo, madami talaga maaano. Di ba, ang dami nating ano dito. Diyan lang sa may Ross Boulevard, merong white sand. Ang controversial na Dolomite sand, di ba? Kaya nga. Mm-mm. Sa ano din, sa... Tawag dito, nakalimutan. Sa El Nido daw, maganda nga. Palawan. Dami nagsasabi. Ayan. Samal Island. Honda Bay. Ha? Honda Bay yata sa Palawan yun, di ba? Well. Oo, Honda Bay. Oo. Oh, we have a call. Bukas ng Sharga ulit. Bilis, oh. Oo. Kamusta na kaya yung tipsy parrot na kinainan natin? Yung masarap na ano? May vlog ako dun eh. Kaya lang, syempre, nawala lang ang vlog ko lahat. Nga pala. Samal Island daw yun. Ah, Samal Island. Oo, Samal Island. Pwede naman, no? Aww. Ay, nako. Ay, nako talaga. Well. Meron akong dapat pupuntahang falls, eh. Saan? Burawisan Falls. Mahilig ka sa falls? Hindi naman. Kumbaga, kung may pwede lang motorin within the ano. Ako hindi ako mahilig sa falls kasi malamig. Hindi naman lahat, diba, ng falls malamig. May mainit? Meron. Talaga? Mm-hmm. Pero wala yata sa Pilipinas. Pero man, it's geologically possible. Kasi pag falls, alam ko na, ay, malamig-lamigin ako eh. Hmm. So... Actually, malamig lang na pag bago lusong ka eh. Pag nandun ka na matagal. Eh, lamigin ako. Hot water talaga ako dapat lagi. So, siyan. Hindi nga. Mabilis ako magkasakit sa lamig. Sanayan mo ka sa sarili mo. Ikaw ba kumakain ka na ng gulay? Ayoko masanay sa malamig. Hmm? Ikaw kumakain ka na ng gulay? Oo. Makain ako. Ito na, si Ate Maricar. Okay na ba siya? Pwede na bang kunin? Pwede na ba siya? Pwede niya na bang ano, tigilan yung chika sa off na? At ipasok na sa end? Init na ulo mo. Hindi, pinapayuhan na ni toilets yan. Talaga? Oo. Meron nga akong color na nakaraan eh. Bago dumating sa air, hiwalay na eh. Napayuhan na eh. Nag-thank you na lang sa akin eh. Hello. Daddy Larry Batohino, hello po. Ayan na, andiyan na siya. Si Ate Maricar, hello. Hello po, good evening. Hello po, Ate Maricar, kumusta? Yes po, mabuti po, kamusta din po kayo? Okay naman po. Eto, 1-5 na lang, mayaman na ako. Meron ka ba dyan? Pwede naman, ano pong Gcash. Wow! Agad-agad. Hindi mo kaya, ha? Malala. Sige, kwentuhan kayo ni Kara. Sige, Opo, kumusta po? Kara, ganito po kasi yung aking story. So, teka lang, ano muna ginagawa sa buhay ni Maricar? Nag-for good na po ako. Dati po ang OFW. Saan ka bansa galing, ma'am? From UAE. Saan ka doon? Dubai. Ah, Dubai. Ilang taon ka doon?
almost 15 years. Tagal. Ano, ibig sabihin, 17 ka pa lang, doon ka na? Yes. Medyo maaga tayong nag-asawa at na, napamahal. Ah. In love. Talaga. Okay. Anong work mo sa Dubai? Sa office po. Ano ka sa office? Secretary po. Sige. So, kailan ka umuwi ng Pilipinas? Kakauwi ko lang po ngayong, ano, ngayong January po. May ipon naman? Meron, pero syempre, kailangan pa rin natin mag-work na dito. Mm. At least may ipon. Mm-mm. May asawa? Meron po. May ibon naman. Pero, may asawa po sa papel, pero wala na po sa bahay. Yung mister niyo po o kayo po? Yung mister ko po. Yung mister ko po kasama ko po sa Dubai dati. Ah, so hindi po kayo kasal? Kasal po. Ah, kasal kayo. Pero ngayon? Yes, iwalay na po kasi meron siyang, nagkaroon siya ng babae sa Dubai? Abroad habang magkasama kami. Yes. Oh, talaga? Nauna siyang dumating ng Dubai, then sumunod ako, then ito lang nung nag-pandemic. So, nahuli na nagkaroon ng another girl. So, kailan lang po pala ito nangyari, yung nagkaroon siya ng babae? Opo. Mm, okay. Paano niyo po nahuli? Sa text. Sa text. Ano po yung nabasa niyo sa text? Mga convo nila na babe. May tawagan na talaga. Yes, may gano'n na. So, confirm na rin. And umamin na rin naman. Noong tinanong niyo po siya, umamin siya agad? Umamin naman siya agad na kasi hindi lang naman yan yung first time na nangyari. So, pero ibang girl naman yan. Pero ito yung talagang napanindigan ng gusto. Okay. So, parang pinag-usapan niyo po talaga na magbe-break na kayo? Opo. So, ngayon po nagkakausap pa rin kayo o hindi na po? Nagkakausap para lang sa sustento ng mga bata. Ilan po ba kids niyo? Dalawa po. Since ako na yung kasama ng mga bata. So, doon lang namin pinag-uusapan yung tungkol sa padala lang para sa allowance ng mga bata. Okay. Medyo masakit po pala yun, no? Ang inipinagdaanan sa ibang bansa. Naka-move on naman na ako, pero ang hiningin ko lang po sanang advice is, kasi magkasama, yung girl, yung naging babae niya is napunta na ng ibang bansa. Then kukunin na rin yung husband ko. Pero gusto rin kasing kunin yung dalawang anak ko. Ang hinihingi ko lang po sanang advice is, kung tama po ba na payagan ko yung dalawang anak ko na sumama sa kanila sa ibang bansa para sa future nila. Medyo mahirap nga yan. Ilan taon na po yung dalawang anak nyo? 17 and 15. Gusto po ba ng dalawang kids na umalis? Gusto naman. So parang ako, parang ang stand ko na lang is, tama ako, para sa akin ang stand ko is, okay lang na isama niya doon. Pero syempre, minsan nag-iisip ka rin na, di ba, once na nadala na siya sa ibang bansa yung mga bata, na para silang magiging pamilya na talaga. So ako, nawala na ako ng anak, nawala na ako ng asawa, kinuha pa yung anak ko. Parang yun po yung nafe-feel nyo, no? Siyempre, yes. Parang happy family na sila doon, parang ganon. Yes. Pero yes. I don't think so naman po na mapapalitan po kayo bilang nanay ng dalawang kids. Kasi sa kanila, kung aalis man sila pupunta doon, hindi naman para bumuo ng pamilya kasi aware naman po yung dalawang kids nyo na kayo ang mami nila at syempre hindi mababawasan yung pagmamahal nila sa'yo. But yung decision nyo na po yan, kasi iba-iba ang tao eh, di ba? May mga taong okay lang, kumbaga open-minded sa ganyan, pinapayagan na may kasamang stepmom. May mga tao naman na ayaw nila, kumbaga parang gusto nila, eh sa atin lang itong family na to, parang ganun. So it depends talaga kung ano ang choice nyo po. Pero kung sa studies po, sabi niyo po ano? Studies or magpatrabaho na yung dalawang kids? No. Yung 17? Magpapatuloy ng ano. Parehong silang mag-aaral. Yes. Anong bansa po pupunta? Papunta po ng Canada. Canada. Medyo matagal-tagal pag Canada, no? Wala ko marami. Lalo na pag mag-aaral. Yes. Alam ko lang sa Canada, yung flag nila, maple leaf eh. Yung alam ko. Wala akong alam. I have a question for you, Anna. Yes po.
why is it an option for you to go, let them go? Kasi, sorry ha, sa kwento mo sa amin, you're almost decided to let them go eh. Hindi, kasi, hindi ka naman hingi ng payo kung if you are sure na hindi mo papayagan eh. So, option sa'yo na payagan sila, na, why is it an option sa iyo? Naging option sa akin since na medyo nahirapan ako makapag-move on sa ibang bansa and at the same time, nawalan kasi ako ng work. So, financially, wala akong naitulong sa kanila. So, parang ang naging ano ko na yun na lang yung kaya kong ibigay, na payagan silang pumunta ng ibang bansa, isumama doon sa daddy nila at doon sa kinakasama ng daddy nila. I don't think this is a decision na kailangan itanong sa amin. No, pero ako, from my end, I will say kasi na... magkakaiba tayo eh. I will say na, if you're okay with it, and so be it. Mm-hmm. Ako naiintindihan ko eh, pag okay ka, kasi feeling ko ngayon, kaya tinanong kita, bakit option sa'yo ito, feeling ko, one of the biggest reasons why you're asking us kung okay lang payagan mo sila, ay dahil may mga masasabi sa'yo yung mga nakapaligid sa'yo. Tapo po. So, maliwanag. Kasi kung ikaw lang, kung walang pakialam yung mga tao sa paligid mo, pinayagan mo na ito eh. Tama, mali? Tama. Okay. Payaan mo sila. Para na maambag yung mga yun, sila papakinggan mo eh. Hindi ko sinasabi na ano, I'm not saying na tama na baka ang ending, pamigay mo yung mga anak mo, or hayaan mo sila na. I mean, it only shows to say, it only goes to ano, show kara na you are that matured enough to understand that you are doing this for them. Diba? Given your economic status right now. Diba? Naintindihan ko yun. Kasi kung ang sasabihin mo sa amin dito na ayoko po silang payagan pero pinipilit po ng tatay, huwag mong payagan, period eh. Kaya lang maliwanag sa usapan natin na it's an option for you. You are not against it. You are just worried about what other people might think and might say. May tanong ako, wala po ba sa option na kasama kayo ng mga bata? Hindi papayag yung girl na nandun ako. O, di sa ibang bahay po kayo. Since na parang... Malabo yun. option lang naman. Parang nasa isip na magiging girl, ano yan? Package dulo tayo, lahat kayo nandun. Eh, paano kung magkabali? Hindi naman yung girl yung magsusustento, yung tatay naman eh. Karapatan naman nila yung kunin sa tatay, di ba? The way na para makapunta sila doon is through that girl. Ah, siya ang pinakatulay. Yes. Wala lang, medyo nalungkot lang ako sa part na... Alam ka talaga. Nag-spend ka ng almost ilang years sa Dubai na wala ka, hindi mo kasama mga anak mo, no? Tama ba? Correct. Tama po? Tapos tama po. Uuwi ka dito, nag-retire ka na... Ito na yung chance para magkaroon naman kayo ng time together pero hindi na naman ulit matutuloy kasi sila naman yung aalis. Kumbaga parang okay. Diba? Yun yung reason na kaya ako umuwi na agad kasi alam ko nang nakaprocess na yung paper nila. So parang at least magkaroon ako ng quality time na kasama sila bago man naman lang sila umalis. Oh, see, nakaprocess na pala eh. So there's no point asking us na, no? Pero may payo na lang ako sa'yo, Marikar. Yes po. I know that you're decided na. Mm-hmm. It's no longer a question of okay lang po bang payagan ko sila, pinayagan mo na sila. The mere fact na naayos na yung papeles, you've already agreed to it. Mm-hmm. Tama. So, huwag mo na akong tanungin dyan. Ang kaya ko nalang sabihin sa'yo is that, well, don't mind other people. Tsaka yung sinabi ni Kara kanina na option na sumama ka, siguro in lieu of that, no? Baka pwedeng hilingin mo na lang na pa pwede kang dumalaw doon. Hindi, or pwedeng magpakuha ka sa mga anak mo. Pagando na sila. Kasi mas nakakalungkot yung ano eh, yung eksena na kaya ka nga nag-retire eh, para uwian mo na yung mga anak mo. Kumbaga tama na yung kakatrabaho, naubos na yung ilang years mo doon eh. Diba? Ito naman yung chance para naman makasama mo sila. Yung gulo ng buhay nila. Ano? Diba? Kasi balang araw po, mag-aasawa yung dalawang anak ninyo, tapos mawawalay na naman sa inyo. I mean, wala na kayong quality time na masuspend sa kanila. So kung may chance naman na, halimbawa, tutuloy po sila doon at pwede nila kayong kunin, sana ma-work out na ganun ang mangyayari. Na para magkakasama pa rin kayo. Diba? Lalo na po ngayon kasi ngayon hindi na importante yung paramihan ng, I mean, pabunggahan, paramihan ng pera or whatsoever. Ngayon po kasi pahabaan ng buhay ang pinakamahalaga. The more na mas mahaba yung buhay mo at healthy ka, yun yung malaking blessing eh. Diba? Kasi ngayon sobrang paiksi na ng paiksi at paubos na po yung mga tao. Sa panahon ngayon ah, na nararapat sa panahon po ngayon, parang ang hirap kung medyo matagal-tagal mawawalay sila sa'yo. So kung kaya pong i-work out na
na kagaya niyan, papayagan niyo na po sila, eh, pag-usapan niyo po agad na makakasunod kayo doon with your kids. Sana makagawa okay. agad ng paraan. Yung ganun po. Yun lang naman po. Salamat sa advice. Hindi naman po kayo inaaway nung ano, nung babae. Inaaway? Matanong lang. Po? Ha? I'm a legal wife. Oo nga, eh, minsan po kasi ganun, di ba? Mas matapang sila, ganun. Wala naman pong away na nagaganap. Nung bago, syempre nung nalaman ko na yung about sa kanila, kasi si girl is nakilala ng husband ko dahil sa akin. Oh! So, napasok siya sa circle of friends namin, then nagkaroon na sila ng communication, lagi na sila nagchat-chat, then siguro nagka-inlaban. Kaya ganun. Well... Hay, medyo iba kasi yung eksena sa inyo eh, no? Yung pagiging step up ng babae. Nauna kasi kayo, 'di ba? Kumbaga parang ang hirap tanggapin dahil siya yung naging reason kung bakit kayo naghiwalay, 'di ba? Hindi naman siya nangyari na matagal na kayong hiwalay tapos may nakilala siyang iba. Eh ito kasi parang ano eh, siya talaga yung naging way eh. Kaya parang ano yung sitwasyon, mahirap. But anyways, ayun nga, sana kung aalis man talaga sila ngayon na eh magkaroon po ng ano ng way na mapag-usapan niyo na magkasama-sama pa rin kayo ng mga kids mo kasi yan yung time na hindi na pwedeng ibalik pag nawala na. Opo. Di ba? Opo. Ano plano mo? Pag-alis ng mga anak mo? Actually, meron na akong nahanap na work. So, ah, may plano na. May plano na siya, Kare. Kaya wala na to, yes. Settled na to. Ako umuwi. Pero, ano work pa? Asan ka mag-work? Pilipinas din? Dito, sa Pilipinas na po. Call center. Okay. So, kumbaga, ano pa? Latag na ka rin. There's no point of asking kung papayagan o hindi dahil. Ang issue na lang pala, yung parang nafe-feel niya na okay kaya sa well, siguro, paningin. I-maintain, hayaan mo na ibang tao. Maintain mo na lang yung ano siguro, yung relationship sa mga anak mo. Diba, alam niyo naman. Huwag mo nga hayaan na mag-dwindle yung communication marami, ninyo. Sa'yo yung ibang tao sa right na naiisip mo na yun yung magiging maganda sa future nila. So yun yung inaano ko na parang matang nasasabi na, oh, bakit ipapasama mo? Eh, kinuha na kayo asawa mo, pati ba naman yung anak mo? So ang sa akin is parang future naman nila yung nakalatag. Oh, para... ayun naman pala yung choice nyo. Eh di... Kayo naman po talaga ang mag-decide ng buhay ninyo, 'di ba? May kanya-kanya tayong ano kung anong tatahakin natin. Huwag niyo na po isipin yung iba para, 'di ba? Ang gawin mo pag ano ganyan, pag may nagsabi sa nang ganyan. Tingnan ko lang sa sustento Papa Jack. Sabihin mo lakom. Pakay mo ba? Sabihin mo lakom. Ha? Wala akong pake. 'Yon, tama, lakom pake, ha? Noon, Papa Jackson, ang sasabihin ko is, sige, supportahan niyo yung mga anak ko, hindi ko papaalisin. Tsaka opinion naman po ng ibang tao yan, hindi naman po sila involved sa family ninyo. Hindi naman sila kasali, di ba? Correct. So, dead ma yung opinion nila. Okay. Yes, yun lang po. Thank you. Aw, thank you po, Ate Maricar. Oh, yes. Malungkot, no? Oo. Yun nga yung naisip ko agad, nalungkot ako eh. Malungkot. Dahil nung nakwento niya na 17 pa lang, nasa Dubai na siya. So, ilang taon yung na-miss ng mga anak niya sa kanya. Na, I mean, na-miss niya maging nanay sa kids. Yung kids na-miss magkaroon actually, ng nanay. Actually, hindi naman siya umuwi para magpakananay. Sorry ha, I'm not saying nanay. Umuwi siya dahil naghiwalay sila mag-asawa. She's got no ako. Place to go there, no? Well, I hope it works out well. So sad. Soon, no? I hope it works out better for them. For all of them. Kung ikaw, halimbawa, nasa ganong sitwasyon ka. Hayaan ko makaalis. Aalaw mo, kahit kasama yung ano, yung reason kung bakit ka nag-iano. Yung exactong sitwasyon, exactong story, ganun. Yeah, oo naman. Given yung economic situation, ha? Oo. Kasi pag dumating yung time na nagutom siya dito, at yung mga anak niya, may pangangailangan din niya nabigay, you will come to a point you're going to blame yourself, eh. I'm not saying tama, I'm just saying... Well, kanya-kanya naman talagang decision yan, eh. Depende. What's ideal is not always right. What's right is not always ideal. Diba? Tama siya, pero hindi siya ideal. Diba? Well.
Ako, it's a big no. Ayaw mo? Hindi. Di ko ilalayo sa akin ang anak ko. Nagutom na tayo sa basama ganun. Hindi naman sila magugutom eh, kasi gagawa naman ako ng paraan eh. Diba? So, hindi. Ay, yun yun. Sa akin naman. Ay, yun. Ako, kasi akin lang to ah. Yung kanyang economic situation eh. Oo. Ako, hindi. Nga nga. Yeah. 10:44 is our time. Good evening, Metro and Mega Manila. Let's just play a few songs. Sige. All right. Oh. Tapos pabaliktad kakanta ka, di ba? Sige. Try lang. Opo niyo lang kita pa Jackson. At ako naman po si Kara. And we are number 106.7 Energy FM. Pangga. Wag mo sabihin Radyo, sabihin mo.